Hello guys, good afternoon. This is Jessica. So hot. Ayan. Hindi na so hot kasi nga gawa ng mataba na ako. Mataba na ako ngayon. So guys, kamusta na po kayong lahat? So maraming salamat po sa nanatili pa rin. Na hindi ako na still na nakasubscribe pa rin po sa akin. Sorry po kasi medyo natagalan po ako kasi sobra po talaga akong na-depress. Gusto ko ma-depress pero hindi naman pinaparamdam sa akin ng Diyos na ma-depress ako. Malungkot lang yun. Siguro po malungkot lang po talaga ako kasi po nawala po yung nanay ko. Nung una, nawalan ako ng trabaho galing sa Macau. De, pangalawa, nawalan ako ng trabaho. After 9 months, namatay naman yung nanay ko. Parang sabi ko, Lord, kakayanin ko pa ba? Kasi sobrang malamal kayong nanay ko. Parang I did my best naman. Paano ko matulungan yung nanay ko sa kabila ng aking, yung bata-bata pa ako. Ang tigas talaga ng ulo ko. Lahat ng kasalanan nagawa ko na. So, nag-pray ako kay Lord na baguhin niya ako na kumbaga, and make sure story na kumapatalo ako sa may kahit na separate, still married na, mga ganyan. So, sabi ko, Lord, ituin mo po ako kasi ayaw po ng ganitong buhay. Gusto ko pong magkaroon ako ng sarili kong pamilya. So, ayun, lumabas po ako sa Maynila. So, nag-apply po ako ng trabaho. Natanggap naman po ako as a security sa parte ng Cavite, Cavite. Internal security. So, doon po natagpuan yung asawa ko na ngayon. So, 6 months lang kami. We decided na magpakasal na po. Sabi ko sa asawa ko, paano yan? Bago kami ikasal, paano yan? Papakasalan mo ba ako? 36 years old na ako. Nagkaroon ako ng mga ka-live-in dati. Hindi ako nagkaanak. Baka mamaya, iwan mo lang ako. Kasi hindi ako nagkakaanak. Sabi naman po sa akin asawa ko, sa papakasalan kita kasi matanda na rin naman ako. Parang gusto ko na rin magkaroon ng sarili kong pamilya. 35 years old siya, ako 36. So, din, nagpakasal na din po kami. So, nung babalik na po ako sa trabaho, parang yung aking pakaramdam, parang ang iba, ang bigat-bigat ng pakaramdam ko. Tumatakbo-takbo pa ako noon. Tapos, kasi nga naging acting team leader po ako ng security. So, lahat ng kailangan respondihan namin, re-respondihan ko, magbabike ako niyan, tatakbuhan ko, magbabike ako niyan, mga ganyan. Then one time, bigla akong nahilo, nabunggo ako, nakabike ako, pero nabunggo ako sa may street lights dun sa company namin. Then pumunta ako ng clinic. So, yun, irregular nga ako, parang feeling ako, mga ganyan, feeling akong buntis. Pero sabi ko dun sa clinic, dun sa nurse, sabi ko, ma'am, pinipo po ang PT. So, bakit po? Kasi nahilo ako, hindi sana ako ng gamot, mga ganyan. So, sige ma'am, bago ako uminom, try ko lang muna. Kasi iba yung pakaramdam ko, mga ganyan. Hindi ko alam kung, kasi malapit na akong magkameron or buntis ako, ma'am, pinipo. So, I tried once, pero malabo po yung aking, sobrang labo po na aking PT. So, eto na po yun. So, sobrang labo. So, hindi pa ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, ma'am, baka po pwede, pahiram pa po ako ng isa. Kasi po, baka hindi pa ako buntis. Baka po, nagkakamali lang po ako. So, binigyan naman po ako ng isa pa pong PT. So, ito po. Ito yung pangalawa. So, malabo pa rin siya. Hindi rin talaga kita. Mga ganyan. So, sabi sa akin ng nurse, sabi sa akin ng nurse, ma'am, pumunta ka na ng OB mo kasi mas kailangan mong pumunta doon para malaman mo magpa-ultrasound ka, transvaginal ultrasound. So, sabi ko, sige. Siyempre, inaamin ko na medyo wala pa kami budget ng asawa ko, medyo may kamahalan para sa amin. So,
muna ako ng center, ng health center dito sa barangay namin. So, nag-PT ulit ako. Sabi ko, ma'am, pay pa ng PT. Kasi bakit? Kasi ma'am, ito, dadala ko yung dalawang yung PT galing dun sa clinic. Sabi sa akin nung taga health center, bakit hindi ka ba naniniwala? Oh, sige, ito, try mo. So, ito yung result. Medyo may ano na, diba? Medyo may pula-pula na. Mga ganyan, sabi ko, ma'am, totoo po talaga yan. Oo, totoo yan. Pumunta ka dun sa nag-ultrasound. So, after one week, I decided na pumunta sa ultrasound. Kaya ito yung result. Ayan. So, naniwala na ako na I'm carrying a baby. So, yun. So, parang, ang point ko lang dito is, parang, huwag ka na mawala ng pag-asa kay Lord kasi lahat ng imposible ay magiging posible. Kaya sobrang, ito, timbahay muna ako. Kasi masahilan akong magbuntis. Nirecommend sa akin ng clinic na mag-early maternity leave daw muna ako. Kasi first baby lalo na at matanda, maedad na ako, 36. So, kailangan alagaan yung baby. So, salamat talaga sa Diyos kasi sobrang pumalit kay inay. Kasi talagang parang yung utak ko, parang mababaliw na po talaga ako kakaisip ko kay inay. Kasi si inay lang yung pinagtutuunan ko ng lakas ng loob. Pinagkukuhanan ko ng lakas ng loob para makaya ko yung lahat. Kasi siguro nga po bunso ako, kaya ganun po. So, yun po. Nagpapasalamat po ako. 4 months na po yung baby ko. So, ang due date ko daw po is sa July 10. Pinapagpilian, baka June 3, kabirthday ng nanay ko, or July 10, mga ganyan. Yun po yung hihintayin ko kung yung sa mailabas ko yung baby ko. So guys, ito lang po yung konti kong istorya. Maraming salamat po. Hindi na po ako marunong mag-edit muna. So, wala po muna itong edit. Thank you so much. God bless po. Thank you for watching.